Mali po pala ang pangalan ko sa birth certificate. Paano po ba ang gagawin ko? Itanong mo kay Buko. Karaniwang suliranin din ng ating mga kababayan ay yung mga maling entry sa kanilang birth certificate. Marami tayong kilala na ganyan. So, una Kuya Buko, paano ba ang tamang proseso ng pagpapatama ng maling entry sa birth certificate? Alam mo, Attorney Pechay, yung correction of entry sa mga birth certificates ay merong particular na batas, no? Republic Act Number 10172. Na nagsasabi na kapag ang mga pagkakamali sa birth certificate ay clerical error lamang, ay pwede itong itama, i-correct, ng civil registrar. Kung ito ay substantial error, halimbawa ay patungkol ito sa mga bagay na hindi clerical, hindi makikita sa harap lamang ng dokumento at hindi kayang patunayan ng mga dokumento lamang, kailangan magsampan ng kaso sa korte under Rule 108 ng Rules of Court, special proceedings yan para sa correction of entry. Okay. So ano-ano po ba yung mga pwedeng ipatama sa civil registrar lang? At ano naman po yung dapat ipatama sa korte? Okay. Magandang tanong yan para malaman ng mga kababayan natin kung saan sila pupunta. Kapag ang pagkakamali sa birth certificate ay tungkol lamang sa spelling ng pangalan, at makikita naman sa ibang mga dokumento na talagang inadvertence lang o pagkakamali lang ang wrong spelling. Pangalawa, maaari din kasing first name. Mali yung nailagay ng first name. At makikita naman sa gamit niya, sa kanyang baptismal, school records, at talagang ginagamit niya ay ito. Halimbawa, nakalagay sa birth certificate niya ay Conrado. Pero ang ginagamit niya talaga ay Leonardo. So ito, pwede na ito i-correct ng civil registrar lang. Kung pwede rin yung gender, ay nakalagay sa birth certificate mo, ikaw ay babae. Eh, talaga namang tingnan ka, makikita mo, lalaki. So, yun ay hindi na kailangan ikorte. Kung pwede na idaan nyo sa civil registrar. Ganon din yung maling petsa. Yan ang karaniwan. Yung mali ang petsa, mali ang taon, mali yung buwan, mali yung araw. Kung may papakita sa ibang mga dokumento na ginamit, pinakamatanda, baptismal, school records, passport, license, may papakita na ito talaga ang tama niya, eh pwede na i-correct ng civil registrar lamang. Pero yung babaguhin mo ang apelyido, gagawin mong legitimate at illegitimate ang isang bata, yan ay nangangailangan na ng korte. Kung tatanggalan mo ng isang karapatan, halimbawa ay gagawin mo siyang hindi natural born, yung mga ganyan, kailangan dumaan sa korte. Okay. Gusto rin malaman ng mga kababayan natin, Kuya Buko, meron bang gastusin pag nagpatama ka ng entry sa yung birth certificate? Parehong may gastos sa civil registrar at sa korte. Mas malaki ang gastos sa korte. Sa civil registrar, babayaran mo lang ng isang minimal fee para sa correction. Ang malaking gastos doon ay yung pagpapadyaryo. Pagkatapos ng padyaryo, pwede na i-correct. Sa korte, magbabayad ka ng filing fees, magbabayad ka ng padyaryo, magbabayad ka ng abogado. So, parehong may gastos. So, siguro sa civil registrar, mga 30,000 to 40,000. Depende sa dyaryo at sa sinisinggal nilang halaga ng pagpapapublish. Sa korte, depende sa abogado, depende sa publication. So, sa mga 50, 60, hanggang 70,000 siguro. Okay. So, gaano po ba katagal usually ang pagpapatama sa civil registrar at sa korte? At ano po ba yung mga requirements na kailangan meron sila? Una, doon sa civil registrar, mabilis. Kasi pagka-file mo ng petisyon, may padyaryo ng 3 consecutive weeks sa isang newspaper of general circulation, tapos may 30 days para resolbahin. So, 2 hanggang 3 buwan, tapos ka na. Doon naman sa korte, medyo matagal. Kasi magsaserve pa ng summons, pagkatapos ay magpapadyaryo pa, maghihearing pa, magamang isang hearing lang yan karaniwan, tatagal pa rin ng mga 4 na buwan hanggang 6 o 7 buwan. So, mas matagal sa korte. So, ang dokumentong kailangan ay pareho. Yung birth certificate na nais mong i-correct at mga katibayan na nagpapatunay na ito ang tama.
tamang pangalan, tamang petsa ng kapanganakan, so mga baptismal, school records, passport, government IDs. Okay. Paano naman po, Kuya Buko, yung mga nasa abroad na gusto magpatama ng kanilang birth certificate na nakarehistro sa Pilipinas? Okay. Kung ipinanganak ka sa Pilipinas at nakarehistro sa Pilipinas, pwede ka lamang magpa-correct kung ikaw ay narito sa Pilipinas. Hindi kasi po pwede ang proxy. Kasi kailangan mong i-verify. Verified kasi yung petisyon. Ikaw mismo ang manunumpa sa harap ng isang notaryo. O pwede naman siguro manumpa ka doon sa consul ng Pilipinas sa bansa kung saan ka naroon at mag-special power of attorney ka na lang sa sino mang kaharap sa iyo. Pero kung ang pinapakorek mo ay gender, halimbawa, siyempre nanaisin ng korte o ng civil registrar na makita ka at ma-check ito mismo. So, mukhang mas safer na napata sa Pilipinas para i-file ang petition. Okay. Bakit po ba, Kuya Buko, importante na ipatama yung maling entry sa birth certificate? Alam mo, marami kasing kaakibat na usapin ang birth certificate. Kailangan ipatama kasi ito ang naglalaman ng ating mga datos. Ito ang nagbibigay sa atin ng karapatan para magmana kung nandoon nakalagay sa birth certificate na ikaw ay anak ng yumao. Legitimate ka ba o illegitimate? Kailangan ipakorek kasi ang parte mo sa mana ay doon nakikita. Diyan din makikita kung sino ang tatay o nanay mo, ang filiation at natawag. So, diyan din makikita kung ano ang gender mo. At diyan din makikita, syempre, pag pinakorek mo ang first name mo, etc., dahil mali siya, pag nagkiklaim ka ng benefits, o kung namatay ka na at yung mga naiwan mo magkiklaim ng benefits, re-require sila ng gobyerno na magpresenta ng birth certificate pag hindi tugma sa insurance policy at yung birth certificate hindi tugma, hindi makaka-claim yung mga beneficiary mo. Nag-iwag pa na sakit ng ulo sa iyong mga kamag-anak. So habang maaga, dapat ayusin na ang birth certificate. Okay. Kuya Buko, meron ulit tayong mga katanungan na ipinadala sa atin sa Facebook. No, una, paano po, attorney? Dalawa yung birth certificate ko. Ano po ang gagawin ko? Okay. Pagka kasi dalawa o higit pa ang birth certificate, ibig sabihin, may nagpasok na late registration. At sa sistema ng PSA, ng Philippine Statistics Authority, yung mga nauna ay maglalak na at yung mga nahuli ay hindi natatanggapin. So, dapat ipa-cancel kung alin doon yung mali. At usually, pag cancellation, kailangan dumaan sa korte. Okay. Pangalawang tanong, Attorney Buko, gusto ko sana ipatanggal yung pangalan ng tatay ko. Pwede ko po bang gawin yun? Yan ay komplikadong usapin, Attorney Pechay. Una, ikaw ba ay legitimate o illegitimate? Kasi kung ikaw ay legitimate, karapatan ng tatay mo na mapangalan sa birth certificate mo. At walang proseso sa batas na pwede kang magtanggal ng pangalan ng iyong tatay sa iyong birth certificate kung ikaw ay legitimate child. Kung ikaw ay illegitimate child, option ng nanay na ang gamitin niya ay pangalan niya, apelido niya, o apelido ng tatay dahil sa ginamit niya ang apelido ng may pahintulot ng tatay. So kung tatanggalin mo ang pangalan ng tatay, dapat malaman natin kung legitimate ka ba o illegitimate. Okay. Susunod pong tanong, paano kung hindi kasal? Ano po ang ilalagay na pangalan ng bata? Kapag ang isang bata ay pinanganak sa mag-asawang hindi kasal, ang tawag doon ay illegitimate. Sa makatwid, ang masusunod under Article 176 ng Family Code ay ang apelyido ng nanay at siya may parental custody. Pero ito ay inamyendahan ng Republic Act 9255. Sa ilalim ng bagong batas ngayon, po pwede nang ipangalan sa tatay kahit na hindi sila kasal basta walang legal impediment. Hindi lang sila kasal pero walang ibang asawa. O pwede nang ipangalan sa tatay basta in-acknowledge ng tatay pinirmahan ng affidavit of filiation. Yeah. Okay, maraming salamat Kuya Buko. At sana ay naliwanagan ng ating mga kababayan tungkol sa usapin na ito. Maraming salamat po. Maraming salamat din po mga kababayan namin. Tandaan po ninyo kung may mga tanong po kayo sa mga usaping legal, mag-text po kayo, mag-comment po kayo sa ating Facebook page at itanong mo kay Google. Maraming salamat po at alam ko na ang gagawin ko.